Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa. Meron tayong health tips sa araw na to. Apektado ang karamihan ng kababaihan. At dahil apektado ang mga kababaihan, lalong lagot ang mga kalalakihan. So deadly itong sakit natin. Ang topic natin, bakit umiinit ang ulo pag malapit na ang regla ng mga babae? Ang tawag natin dyan ay PMS, Doc Lisa. Premenstrual syndrome. Okay? Mga babae lang nagkakaroon ng PMS. Yung mga lalaki, iba ang tawag dito sa atin. Anyway, focus tayo sa premenstrual syndrome ng babae. Doc Lisa? Yes, marami ng kasabihan dyan. Oh, nako, init na naman ang ulo ni nanay. Ang ingay-ingay niya kasi magre-regla. Maaring may katunayan kasi merong mga kadahilanan bakit umiinit ang ulo. Okay. Ang premenstrual syndrome, hindi naman lahat ng kababaihan na nagkakaroon nito. Pero pag nire-regla sila, ganito po yan nag-umpisa. Pag 28 days ang regla nyo, kadalasan mararamdaman to mga 1 week before or 2 weeks before. Ng regla. Ng regla. So, kung ibig sabihin, parating na yung regla in 1 week o baka in 10 days, doon na painit ng painit yung ulo. Ang explanation ay dahil sa pagbaba ng estrogen. Kasi yung mga babae, syempre, pagdating ng day 14, kakapal yung sa matres kasi parang nagre-ready kung magbubuntis o hindi. Tapos kung di naman magbubuntis, biglang matatanggal at magre-regla, lalabas bilang dugo at mga tissues. So yung estrogen, pagkatatapos lang ng regla, tumataas. At sa kalagitnaan, babagsak yung estrogen. Pag bumagsak yung estrogen, medyo connected sa paggawa ng serotonin. Mm-hmm. Yung pampasaya ng mga babae. So pag bumaba bigla, pagpalagyan natin, lampas na day 14, day 21 na, malapit na sa 28, dyan na iinit ng ulo. So pag mababa ang estrogen, mababa din yung happy hormones na serotonin. Okay, yan yung hinihinalang explanation. So ano po sintomas ng PMS, premenstrual syndrome? Okay, ito yung kadalasang sintomas. Tignan natin kung meron kayo, mag-comment kayo. So number one is irritable. Okay, irritable, ganun mo lang, irritable na. Anger, galit siya. Depressed. Nadi-depress ka ba, Doc Lisa? Malungkot. Iyak ng iyak. Sobrang sensitive. Pag malapit na regla, konting biro mo lang. Uy, tumataba ka ngayon. Mukhang chubby ka ngayon. So, away na yan mamaya. Feeling nervous, ninenervyos, at parang kinakabahan ng walang kabagay-bagay pag malapit na yung regla. Alternating sadness and rage. Palit-palit, una galit, tapos lungkot, tapos galit, tapos lungkot, di mo maintindihan, di ba? Di mo maintindihan. Sabi nga ng isang balita, yung misis daw niya, bawat buwan, gusto siya patayin. The wife is capable of murder every month. Yun ang sabi nung lalaki na papatayin daw siya pag malapit na yung regla, magtatago na siya every month. So anyway, baka sobra naman yung ganon, di ba? Pero yung PMS, ito lang yung mga sintomas. Na irritable, anger, depression, kakaiba yung nararamdaman pag malapit na yung regla, 1 to 2 weeks before. Pero oras na magregla na, after day 1, day 2, gaganda na ulit yung pakiramdam. So magiging mabait ulit at mas charming ulit. Oh, Doc Lisa. Ito si Doc Lisa wala eh. So, kaya nga magpapasensya tayo dun sa mga babaeng maiinit ang ulo. Okay, pero sa mga lalaki, wala tayong excuse eh. Mm. Oo, constant. So, para ma-diagnose na PMS, kailangan cycle. Ibig sabihin, mainit ang ulo pag malapit yung regla. Tapos pag may regla na, lumalamig ang ulo. Pag yung kakilala nyo, buong taon mainit ang ulo. Buong taon malungkot. Hindi po PMS yon. Walang connection yon. Talagang mainit ang ulo niya. Talagang masungit siya. Diba? Walang connection. Huwag natin sisihin to. So, dapat cycle. Ito, Doc Lisa, magandang pag-aaral. Merong tinatawag po na severe PMS.
Yung sobrang lala na premenstrual syndrome, kakaiba to. Ang tawag dito, nakikita to, Doc Lisa, sa 5% ng kababaihan. Mm-hmm. So, sa 20 na kababaihan na nanonood sa atin sa Facebook Live, isa sa inyo, posible magkaroon nito. In 5% of people, severe o malalang PMS. Ang tawag dito ay PMDD. Ulitin ko, PMDD, premenstrual dysphoric disorder, PMDD. Delikado tong PMDD, deadly to. Ito yung PMDD na pumapatay ng tao. Premenstrual dysphoric disorder. Ano naman ito? Ito yung sobrang grabe ang sintomas na kailangan ng gamutan. So para ma-diagnose, kailangan meron kayong 5 sa 12 sintomas. So magbibigay ako ng 12 symptoms dito, bilangin nyo, kung makakalima kayo dito, posible meron kayong PMDD, ito yung malalang PMS or premenstrual dysphoric disorder na ayon to, Doc Lisa, sa American Psychiatric Association. Yes. Kasama to sa classification ng mental disorder. So parang depressed to. Yung mga tao nagkaka-PMDD, Doc Lisa, minsan may history na sila ng depression. Sabihin, na-depressed na dati. Nagkasakit na dati. Oo. Or yung postpartum depression, nabuntis, nung nanganak sila, dun sila na-depress . Minsan nangyayari yan pag panganak, nadidepress yung nanay. So, pag meron kayo ganitong history, mas mataas ang risk for PMDD. O, banggitin na natin sa 12, ilan tayo meron. Number 1, 5 out of 12 kailangan. Number 1 is, sobrang lungkot at sobrang depressed na minsan parang suicidal. Ito yun. So, malalim na sintomas. So, sobrang lungkot, sobrang depressed na minsan suicidal. Yun, 1 point yun. Pangalawa, talagang matagal na irritable at galit at sinisigawan yung mga mahal sa buhay. Palayan natin, kahit anak mo, sisigawan mo na pag malapit na yung regla. Yun. So yun, sobrang galit, pati kapamilya mo, asawa mo, talagang sisigawan mo na. Yun kasi yung lagi mong nakikita at kausap. Okay, number 3, feeling of tension and anxiety. Parang nervous ka talaga, balisa ka talaga. Number 4 symptom, panic attack. Yung panic attack, talagang nanginginig na, umuupo na lang sa tabi, hindi na makagalaw, yun, panic attack. Nervous. Number 5, mood swings. Yung mood, paiba-iba talaga. Minsan tatawa, minsan magagalit, minsan gusto ka, minsan ayaw ka. Hindi mo alam ano nangyayari. Mood swings yon. Number 6, umiiyak na talaga. Kita nyo, may luha na talaga siya. Ito, pag malapit na ang regla, ganun ang requirement. Pag malapit na ang regla, ito nararamdaman. Number 7, wala nang gana sa buhay. Wala nang gana sa trabaho, sa maglinis, sa mag-ayos, wala na siyang paki sa ano. Number 8, hindi na makaisip, hindi na makafocus. Hirap na mag-isip, magdesisyon. Number 8 'yon. Number 9, feeling out of control or overwhelmed. Parang nawawala siya sa sarili na, parang wala na siyang control, parang ano ba 'to, mababaliw na ba ako? Parang ganoon. Number 9 'yan. Number 10, fatigue. Pati katawan niya, pagod na siya. Pagod siya. Number 11, low energy. Walang lakas magtrabaho. And number 12, kain ng kain. Food cravings, binge eating, kain ng kain. So ito po yung 12 symptoms ng PMDD. Ito yung malalang klase ng PMS. In 5% of people, premenstrual dysphoric disorder. Comment po kayo kung ilan dito ang meron kayo. Kasi ang delikado lang naman itong severe PMS . Okay, i-shortcut ko na itong severe PMS ng PMDD, kailangan po magpakonsulta sa psychiatrist at malamang kailangan uminom ng gamot. Ito kailangan nila konting gamot na pantulong na may antidepressant . Yun ang proven . So may gamutan po diyan. May gamutan diyan kasi mababa na talaga yung serotonin nila, nagkukulang yung chemical sa utak. May history kasi ng depression . Kaysa masugod kayo ni Mrs., 'di ba? Kahit walang kasalanan. Pero sa ordinaryong PMS, pwede rin naman sa mild, moderate, or severe PMS, meron tayong mga home remedies na pwede natin gawin. Diba, Doc Lisa? Para malampasan.
Unang-una, pwede mag-exercise, di ba? Malaking tulong ang exercise para tumaas yung endorphins natin, mababawasan yung PMS, gaganda rin yung energy. Pangalawa, pagkakain konti-konti lang, ha? Small frequent feedings, huwag masyado magpapabusog. Kasi pag busog, Doc Lisa, yung blood sugar mag-up and may down. May swing din. Oo, kaya ayaw mo masyado umakyat yung blood sugar mo, bababa, di ba, babagsak. Masu-sugar high ka, kaya huwag din masyado sa... Pagpagkain din, ingat din sa alak. Okay? Alak kasi depressant yung alak. Eh. Nakakalungkot yung alak. Alak is a depressant. Kala nyo lang pampasaya, pero hindi kita mo. Madidepress yung mga alcoholic. Sa kape, iwas din kasi nagugulo yung mood mo eh. Matatamis, katulad na sinabi ko, kung sobrang tamis ang kinakain, eh nag-up and down yung blood sugar. Kaya yung mood mo, lalo magloloko. Yung mga tsitsiria, maalat, matatamis, syempre maganda iwasan din. Ito po ang magandang supplement or gamutan ayon sa pag-aaral. Okay? Ayon sa pag-aaral, alam nyo naman, balance tayo. Wala tayong endorse dito. Talagang scientific study ito eh. Ayon sa isang 2009 double-blind clinical trial na nakita nila sa PMS, nare-report to, parang nakakatulong daw yung calcium supplement. Okay? Kahit anong calcium, kahit anong brand, calcium supplement, ang binigay nila doon sa pag-aaral ng mga college women 2009, 1,000 milligrams of calcium. So, isang tableta twice a day. 500 milligrams calcium twice a day. Pero may nabasa din ako na 1,200 milligrams. Eh. Pero sa mga Pilipino, total, hindi naman ganun tayo. Kalaki, kataba, pwede na yung 1,000 milligrams. Tapos, bukod sa calcium... Sa pagkain, pwede din. Yes. Oo, ang mayaman sa calcium, yung mga tulya, tunsoy, salinyasi, dilis, alamang, gatas. Gatas. Oo, yung mga ice cream, keso. Pag hindi kayo pwede sa gatas, tulad ko, pwedeng mga nuts, mani, di ba? Yes. Alam ko sa mani o yung mga soy milk or almond milk. Soya, munggo, soya, berdeng gulay. So, kailangan mataas sa calcium. Maganda rin sa buto, pangkontra din sa PMS. Ayon din sa ibang mga experts, may tulong din yung mataas sa magnesium tsaka sa vitamin E para naman sa sintomas din ng PMS. Di ba, minsan sumasakit ang puson. Di ba, alam ko pag malapit ng regla, Doc Lisa, ano ba yung mga symptoms? Masakit din ng sa breast? Sa breast, diba? So, magnesium, ito yung mga dairy products katulad nga nung gatas, ice cream, keso, tapos yung mga mustasa, mayaman yan sa magnesium. Yung root crops, yung ating mga kamote, kamoteng kahoy, mayaman din yan sa magnesium. Tsaka vitamin E, may tulong din daw yung vitamin E. So, pero ang pinaka-proven, yung calcium supplements para sa premenstrual syndrome. Yung magnesium, vitamin E, pwede nyo kunin sa kung may tableta, kasama sa multivitamin, or pwede naman sa pagkain na lang. Ha? So ito, exercise, konti lang kain, gawing healthy yung pagkain, at stress management. Mm-hmm. Kung kaya nyo mag-relax talaga sa kwarto, kung iba nag-yoga, nag-meditate, deep breathing, minsan yung mga grupo, nag-uusap-usap, may tulong dito. So stress and anger management. Yes, at sapat na tulog at sapat na pahinga. Tingin ko malaking part din sa PMS ng babae, yung asawa, yung partner, yung lalaki, di ba? Sila naman ang nagtitiis dito. Pag may, tsaka huwag na rin gagalitin si misis, di ba? Huwag na lang bigyan ng time na panggalit, Doc Lisa. Ito si Doc Lisa, wala siyang PMS eh. Ano yan eh? Ano siya? Monthly yan, yearly. So, pag buong taon ganun yung ugali, ganun na yung ugali niya. Huwag niyo sisihin tong estrogen. Sabi ko, yari, lagi kayo sinisigawan kahit anong araw. May regla, walang regla, sinisigawan ka. Iba na yun. Diba? Away na usapan. Yun. So, kailangan natin ipa-consult din sa mga psychiatrist. Pero, syempre, kung mabigat yung trabaho niya, marami siyang problema, maraming iniintindi, maaaring dumagdag pa yon sa cause ng kanyang PMS. Tama. Tapos, pag masakit naman ang puson, diba iba nagkakaroon ng masakit ang puson pag may regla, pwede rin yung mga exercise na sinasabi,
Pwede rin yung hot water bag. Maliligo din ng maligamgam na tubig. Shower. Warm shower, may tulong yun. Buhos ng maligamgam. Yes, may tulong din yun. Kung masakit ang puson, masakit ang katawan, at yung mga sintomas ng PMS na iiwasan natin. So, comment lang po kayo kung meron kayong ganitong problema. Sundin lang yung mga home remedies natin. At kung malala nga, tulad na sinabi ko, kung talagang malapit na pumatay sa mister o ganun na ang sintomas, papacheck na tayo kung sobra-sobra na yung sintomas. Kasi marami nagkakaroon nito. Okay? Last na lang, mga lalaki, tayo, kami. Actually, wala naman tayong estrogen up and down eh. Walang ganoon eh. Sa babae, merong menopause. Diba? Nagme-menopause pagdating ng 50s. Ganon. Sa lalaki, meron ding menopause ang lalaki. Another topic yun eh. Ang tawag doon sa lalaki na menopause ay andropause. Okay? Sa andropause, yan ang problema ng kalalakihan. Minsan, mula 40 years old up to tuloy-tuloy 80 years old. Pero minsan, mas maganda sa lalaki. Dahan-dahan. Minsan yung andropause, mga 70s na dumadating. Yes, 70s. Sa babae, 50s eh. 70s, pero ang mga lalaki, kahit mga 40s, 50s, bababa na rin konti yung unti-unti lang. Yung testosterone eh. Anong nararamdaman ng mga lalaki? Dahil unti-unti, sabi ko na, explain ko lang, sa mga lalaki, panang kakaedad, liliit konti yung muscle. Liliit. So, pag lumiliit ang muscle, liliit ang dibdib, lalakihan tiyan, kailangan mag-exercise, lalabanan. Pag andropause, dapat mas hindi na mahilig sa chicks, eh, bababa eh. Pero, ewan natin sa mga kalalakihan, iba, magyayabang dyan, sasabihin eh. Kailan umidad. Kailan umidad, di ba? So, yun din, meron din bumababa yung testosterone. Pero, mababawi naman to sa exercise and healthy diet ng mga tinuturo natin. Okay? Mm-hmm. Final words, Doc Lisa? Yes, so sa ating mga kababaihan, meron naman tayong magagawa sa init ng ulo. So, wag din masyadong ibaling sa iba at humanap tayo ng mga paraan para mabawasan yung mga gawain at problema para hindi makadagdag dun sa ating init ng ulo. Yes, may nagtatanong Doc Lisa. Si Doc Lisa daw hindi umiinit ng ulo. Actually, maraming nakaka-relate sa topic natin ngayon. Okay. God bless po. Thank you po. Paki-share para makatulong sa ating mga kababaihan kasi mahirap din yung pinagdaraanan nila every month. God bless po.